Ikatatlumpu ng Hunyo, ikalabing tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang papalapit na ang panahon ng pag-aakyat sa Kanya, tahasang pinasya ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Nagpadala siya ng mga sugo para mauna sa Kanya at pumasok sila sa nayon ng mga Samaritano para ihanda ang Kanyang matutuluyan. Pero ayaw nila siyang tanggapin dahil papunta siya sa Jerusalem. Kaya sinabi sa Kanya ng Kanyang mga alagad na sina Jaime at Juan, "Panginoon, gusto mo bang tumawag kami ng apoy na babagsak mula sa langit para puksain sila?" Lumingon si Jesus at pinagwikaan sila at sa ibang bayan sila nagpunta. Habang naglalakad sila, may nagsabi kay Jesus, "Susunod ako sa iyo, saan ka man pumunta." At sinabi sa kanya ni Jesus, "May lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ang anak ng tao na may wala man lang mahiligan ng kanyang ulo." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Sumagot naman ito, "Pauwiin mo ako para mailibing ko muna ang aking ama." Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Humayo ka naman at ipangaral ang kaharian ng Diyos." Sinabi naman ng isa pa, "Susunod ako sa iyo, Panginoon, pero pauwiin mo muna ako para makapagpaalam sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi bagay sa kaharian ng Diyos ang umahawak ng araro at pagkatapos ay lumilingon sa likuran." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ibibigay ang lahat. Ang magkapatid na Jaime at Juan na tinatawag na mga anak ng kulog ay kabilang sa mga taong malapit kay Jesus. Bagamat hindi pa nila lubos na nauunawa ng misyon ni Jesus, kahit papano'y kaisa sila ni Jesus sa balak niyang pagpasok sa Jerusalem. Kaya't nang itaboy ang mga tauhan ni Jesus sa nayong iyon, naggalit sila ng gusto. Para sa kanila, dapat maalis ang anumang humadlang sa misyon ni Jesus. Buo na ang kapasyahan ni Jesus na pumunta sa dakila at banal na lungsod ng Jerusalem. Sa halip na ipilit niya ang sarili na dumaan sa nayon ng mga Samaritano, tahimik na humanap ng ibang daan si Jesus. Tinuturuan niya ang kanyang mga alagad na huwag makipagbanggaan sa kalaban. Ipapakita ni Jesus na palagi niyang tatahakin ang landas ng kababaang loob at kapayapaan sa halip na pagmamalaki at karahasan. Matagal nang may hidwa ng mga Hudyo at mga Samaritano, kaya't para silang tubig at langis na hindi maaaring maghalo. Mababa ang tingin ng mga Hudyo sa mga Hudyong taga-Samaria na may halo ang dugo dahil nag-asawa sila ng mga hindi-Hudyo. Itinuturing sila ng mga Hudyo na kalahating mga Hudyo at marurumi. Tumanggi rin ang mga Hudyo sa tulong na inialok ng mga kalahating Hudyo sa pagtatayong muli ng templo sa Jerusalem. Kaya't nagtayo sila ng sarili nilang templo sa bundok ng Gerizim. Dahil dito, lalong lumalim ang hidwaan ng dalawang grupo ng mga Hudyo. Magkagayon man, gumawa pa rin ang paraan si Jesus para buklurin ang dalawang grupo. Pinili niya na maging maingat at sa hangad niyang hindi mabulabog ang mga Samaritano, nagpadala muna siya ng mga sugo sa halip na personal na pumunta agad sa nayon. Sa huling pagtungo ni Jesus sa Jerusalem, nararamdaman na niya ang buong bigat ng kanyang misyon at nababanag na niya ang mga sasapitin niyang mga pagpapakasakit. Batid niyang hindi iyon karaniwang sakit
kundi isang pagdurusa na daranasin ang buo niyang pagkatao. Tatanggapin niya ito ng buong buo. Ibibigay niya ang lahat.